Amen. Congratulations po sa lahat ng sumusunod at natapos ang seven last word. Ito na po yung pangpitong seven last word ng Panginoon. In Luke 23:46, sabi ng Panginoon, "And Jesus, crying out with a loud voice, said, Father, into your hands I commend my spirit. I commit my spirit. Having said this, he breathed his last." So ayun, hallelujah, dito sa seven last word na ibinigay ng Panginoon ay pinapakita natin, mapagkakatiwalaan ba ang Diyos? Mapagkakatiwalaan niya ba ang Diyos? Amen. Dito sa ating pinag-aaralan ay nalagot ang hininga ng Panginoon at sinabi niya, sabi niya doon, "Into your hands I commit my spirit." So binigay ng Panginoon Jesus sa Ama ang kanyang espiritu. And sabi niya, "Into thy hands, O Lord, I command my spirit." So sabi rito sa ating pinag-aaralan in Luke 23:46. Minsan sa buhay natin, nagtitiwala tayo sa ibang tao. Nagtitiwala tayo sa ating karunungan, nagtitiwala tayo sa ating lakas. Pinagtitiwalaan natin yung mga matataas na tao, pinagtitiwalaan natin yung mga matataas na tao o may mga pera o may mga kapangyarihan. Subalit, alam nyo yun ang nagkukulang sa tao. Na minsan, kunyari meron kang sakit, kaya lang naman ako gumaling kasi magaling yung akin doktor. Tsaka buti may pera ako. Kung wala akong pera, di mamatay na ako. So minsan, nakakalungkot na mas pinagkakatiwalaan natin na ang may hawak ng buhay natin ay ang doktor. Hindi po masama ang doktor, hindi po ako against sa doktor at sa mga nurse. Minsan, pag marami tayong pera, proud na proud tayo, akala natin kayang-kaya na natin yung buhay natin. Alam niyo, mismo ang Panginoong Jesus, sabi niya, "Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyong aking espiritu. Ama, pinagkakatiwala ko sa iyong aking espiritu." Ang reflection nito sa ating buhay, kaya ang ating pamagat ay mapagkakatiwalaan ba natin ang Diyos? Kailangan po na maniwala tayo at pagkatiwalaan natin ang Diyos sa ating buhay, sapagkat ang may hawak po ng ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos. At maasahan po natin na mapagkakatiwalaan natin ang Diyos sa bawat area ng buhay natin. Sa finances, sa ating health, sa buhay natin, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating hanap buhay, sa business, sa lahat. Pag hindi natin ipinagkatiwala ang lahat-lahat sa buhay natin at ito ipinagkatiwala natin sa ating lakas, sa ating karunungan o sa ibang tao, babagsak po tayo. So ito po ang refleksyon ng seven last word na ito. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Minsan nakakalungkot, ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa iba. Nandahil kay so and so, kaya ako ay gumaling. Nandahil sa pera, kaya ako ay malakas. Wala, nakalimutan na ang Diyos. Hallelujah. Minsan, lalo na sa panahon natin ngayon, merong pandemic, kailangan mag-stay sa bahay, kalimutan na yung mga gawain, kalimutan na yung about sa Panginoon, ano nangyayari? Pakatandaan natin, wala po tayong mapagkakatiwalaan sa buhay na ito. Lalo na ngayon sa mga sakit at karamdaman ng mga pandemic, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi tayo kayang, hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating lakas sa nasa bahay lang po tayo. Mag-stay tayo ng bahay. Bigay po natin sa Diyos ang ating buhay. Pagkatiwala po natin sa Diyos ang ating mga plano, ang ating lakas, ang mga pangangailangan natin, ang mga alalahanin natin sa buhay. Ang lahat ng mga bagay-bagay na
gusto natin ibigay natin sa pag, sa atin Diyos, sapagkat tunay nga na mapagkakatiwalaan natin ang Diyos, sapagkat siya ay Diyos na hindi sinungaling. Hindi siya katulad ng tao. Na ang tao, oo, mamaya hindi na. Ang Diyos, yes and amen lang ang Diyos para sa ikabubuti natin. Amen ba? Sa pagkatiwala po natin ang lahat sa Panginoon. At huwag tayo magkaroon ng takot. Huwag tayo magkaroon ng mga bagay-bagay na nag-aalala tayo, lalo na sa ating kapanahonan ngayon. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Amen ba? So, yun lamang po. Ang sabi ng Panginoon, into thy hands, O Lord, I command my spirit. And pagpalain po tayo ng Panginoon sa buong Holy Week na ito. And dapat, everyday Holy Week sa atin. Dapat everyday tayo ay banal sa harapan ng Panginoon. Na hindi ko nga makalimutan yung verse na sabi niya doon sa Old Testament, hinahanap ko nga yung verse na yun, sabi niya, magpakabanal kayo, bukas gagawa ako ng himala. Sarap yata nun. So hindi dapat ngayon lang natin naalala ang, hindi natin ngayon lang ginagawa ang kabanalan pag Friday at Huwebes lang. Yung week lang natin, hindi. Kailangan lagi po tayong banal. Anytime na dumating ang Panginoon, prepared po tayo. God bless po, at tayo po ay sabayan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Yung mga bago at wala pang personal na relasyon sa Panginoon, patuloy ko pong inaanyayahan. Sabayan niyo po ako, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan simula noong ako'y maliit hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo sa akin. Simula sa araw na ito, meron akong bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananaw sa piling mo. At inaayayahan ko ang banal na espiritu ang mag-control na sa buhay ko habang ako ay nabubuhay. At dalangin ko nga po, Ama, na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, congratulations, sapagkat kung ginawa mo ang panalangin ito, ikaw ay meron ng personal na relasyon sa Panginoon, mararanasan mo ang buhay na ganap at kasiyasya. At para lumago ka spiritually, magbasa ka ng Bible, makihalubilo ka sa mga kapwa mananampalataya sa church na ipinangaral, ay purong-purong salita ng Diyos upang lumago ka sa spiritual mong buhay. Amen. At makilala mo ng husto ang Diyos kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. And closing prayer, dakilang Diyos, maraming salamat sa natapos na 7 last word. At lahat, dalangin ko po, Ama, lahat na makapanunood ng video na ito, Panginoon, magkaroon ng kapangyarihan sa kanilang mga puso at magkaroon, Panginoon, ng transformation ng kanilang mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po and bye-bye.